Magandang araw sa inyong lahat mga kabasketball. Napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon tungkol nga dito sa magiging mabigat na desisyon na gagawin na itong ating pambatong si Kai Soto if ever po na magugustuhan ng mga NBA teams ang magiging performance niya dito nga sa magiging laban ng Adelaide 36ers sa October 2 kontra dito sa Phoenix Suns at dito nga sa Oklahoma City Thunder sa October 6. Kasi siyempre pag nagustuhan siya ng iba't ibang mga NBA team, posibleng operan siya ng two-way contract. Papaliwanag ko sa inyo mga kabasketball, ilalatag ko sa inyo. At pwede rin kasi na next year na siya magpa-draft para ma-develop pa at mas tumaas yung kanyang presyo. Yan po yung pag-uusapan natin. Meron niyang opportunity pa itong ating pambatong si Kai Soto na makapasok sa NBA ngayong taon. Totoo po yan mga kabasketball. Yan ay kung makakapagpakita siya ng magandang performance kontra nga dito sa Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder. Hindi natin hawak ang isip ng mga NBA teams mga kabasketball. Akala nga natin kukunin nila itong ating pambatong si Kai Soto nung NBA draft, pero hindi nga nila kinuha. Dito maibubuhos ni Kai Soto yung mga natutunan niya diyan sa pag-iinsayo niya sa Amerika. Yan po yan mga kabasketball. Ano ba yung pwedeng i-offer sa mga undrafted players gaya ni Kai Soto? Tiningnan ko po yung mga naging offer ng mga undrafted players gaya nito. Si yung sa Nuggets, si Colin Gillespie, no? Two-way contract yung binigay sa kanya. Saka itong si Ron Harper Jr., may dugong Pinoy ito. Two-way contract din yung binigay sa kanya ng Toronto Raptors. So most probably ganyan lang po ang pwedeng ibigay sa mga undrafted players na gaya ni Kai Soto. At ang two-way contract mga kabasketball ay nagkakahalaga lang ng $500,000 mahigit. Kalahati lang kasi siya ng minimum salary ng isang rookie, no? Yan po yan mga kabasketball, as of July 3 po yan. At pwede lang makapaglaro ng 45 to 50 games dyan sa NBA mismo. At syempre, limitado yung oras. Pero kung mag-i-stay si Kai Soto sa NBA ngayong taon, ngayong season, no? Pwede siyang ma-opera ng regular contract kaya nga nang ginawa nitong si Jack Landale. Si Jack Landale mga kabasketball, na-operan to ng 2-year contract at tumataginting na $4.5 million mahigit yung nakuha niya. So ito hindi two-way contract mga kabasketball, regular contract ang i-offer sa'yo pagka hindi ka magpapasok sa two-way contract ngayong taon kasi kaka-undrafted mo lang eh. Yan po yan mga kabasketball yung kaibahan, no? At itong si Matthew Dellavedova, nakalabang pa ni Kai Soto to last year, kinuha na rin ng Sacramento Kings. At ngayon nga, no, na-operan siya ng $2.6 million. Tapos hindi two-way contract yan mga kabasketball, regular contract yan. At doon siya maglalaro mismo sa Sacramento Kings. Yan po yung kaibahan. Ikaw kabasketball, ano mas pipiliin mo? Patulan ni Kai kung halimbawa mabibigyan siya ng offer ng two-way contract ngayong taon? At maglalaro siya sa NBA saka sa G League kasi two-way contract eh. Sa team sa NBA saka sa G League. O magpalakas muna siya ngayong taon dito sa NBL Australia para makakuha siya ng mas malaking offer kung sakasakali sa susunod na taon. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. If you don't subscribe to our YouTube channel, please don't forget to subscribe. Thank you for your support. God bless.